Annyeong, Yeorobeun Annyeong. Hi mga pangga, welcome to my channel. So for today's video, I'm gonna tackle about how I learned Hangeul. So magbibigay lang po ako ng konting trivia about this na nalaman ko noon pa mga 2 years ago when I started to learn Hangeul. So si King Sejong, during those mid-1300s or 1400s, siya yung gumawa nitong simplified Korean characters kasi simplified siya from Chinese characters kasi nakita niya na may mga Chinese characters, di ba? Medyo mahirap aralin, medyo mahirap basahin. So parang ang Korean, medyo parang simplified din siya na Chinese. So, yun. Tapos, medyo simple yung characters niya, tsaka medyo unique kasi, di ba, nakita niyo naman yung Korean characters na more on circles, more online, so medyo mas madali lang talaga siyang matutunan, which is totoo naman yung tinry ko. Kasi nung nalalaman ko, nung when I started working 2016 in a coffee shop, may ka-workmate ako. Nalaman niyo kung sino siya, sunod ko na vlog. So, I learned how to write Hangeul and to speak Hangeul, konting Hangeul. Medyo hanggang ngayon, parang naunti-unti ko pa din yung pag-learn ng Hangeul. Pero, yung Hangeul po kasi mga pangga, maaralan mo siya for one day, medyo ma-familiarize mo na siya for one day. Pag tinutukan mo talaga yung isang book ng like letters niya, ganun, from the vowels, from the consonants, tapos may magtuturo lang din sa'yo, or medyo yung iba namang tao, natututo na rin via YouTube. Isa sa mga reasons kung bakit gusto ko matuto ng Hangeul is dahil sa K-drama. Ang dami ng K-dramas na naglalabasan ngayon, tapos nakakapagod din magbasa ng mga subtitles. Kasi nasa edge sila ng mga emotions nila, tapos alam mo yung babasa ka pa sa baba kung ano yung sasabihin nila, yung mga ganun. Pero hanggang ngayon naman, nababasa pa rin ako sa subtitles kasi yung may mga ibang words pa rin sila na medyo hindi ko pa rin talaga maintindihan. Lalo na mabilis sila mga salita, di ba? So, yun. Plan ko din kasi talaga mag-aral ng Korean language. Pero, wala pang time. Tsaka susunod na lang. Tsaka, nagsa-self-learn din naman ako. Tapos, yun nga, yung sa workmate ko, medyo nag-umu-okay-okay kasi minsan sa work, nag-uusap kami ng Korean, mga konting-konting Koreans lang, na minsan kami lang nakakaintindi. So, nakaka-enjoy siya. Pero hindi naman sa point na nililibak na namin yung kasama namin, ha. Yung nakaka-enjoy lang yung feeling na may alam ka pang isang language na napapractice mo siya dahil may kausap ka din at the same time. So, mas okay din sana siya kung may Korean friend din. So, talking about K-pops naman, medyo yung hindi ako masyadong maka-BTS, ganun. Yung mga sikat na siguro na kanta, di na-download ko, like Blackpink, nice kasi yung mga choreography nila. So, more on K-dramas talaga ako siya kapag aaral ng mga ng Hangeul. Kasi, ang dami talagang kailangan matutunan lang na sa mga grammars nila, sa pag-perform ng sentences. Medyo ako nga, medyo nahihirapan pa ako eh. Kasi, kumbaga, pag mag-English sila or na-translate mo talaga, ibang-iba yung kalabasan. Di katulad sa English forming of sentences natin. First ko natutunan is yung mga vowels and consonants, yung mga letters, kung paano sila isulat na maayos. Tsaka, yung conjugating na ng vowels and consonants para makagawa ka ng syllables. Para makagawa ka ng syllables kasi, you need at least one consonant and one vowel.
So, sa next video ko guys, makikita nyo kung paano mag-form ng syllables from a single consonant and from a single vowel. I'm gonna teach you some common Korean words. So, start. 감사합니다. Which is thank you. 감사합니다. Next is 안녕하세요. Korean greeting. 사랑해. 사랑해 is I love you. 네? Yes. 아니요? No. 미안해. Sorry. 오빠. 오빠 is mostly used para sa mga crush, mga ganun. Pero ang meaning talaga nito is older brother. Older brother, pero dapat babae. Babae ang nasasabi nito. 남자친구. 남자친구 is boyfriend. 여자친구 is girlfriend. 주세요. Please. 어, 진짜? Oh, really? 어디 가? 사랑 부푼다. Where are you? Or where are you going? 저기요. Baby or darling? 먹자. 먹자 is let's eat. So, yun, mga common phrases or words in Korean na mostly naririnig lang kung saan-saan. So, thank you for watching, guys. And see you soon on my next vlog.